Magandang gabi po sa ating lahat. Nagbabalik na naman ang inyong guwapong DJ from Dubai. Mega love shoutout po sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng ating mga listeners. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa one and only ang inyong guwapong DJ, ang nag-iisang Dennis of Ajman Helping Hand, aka Dennis Lubay. At makakasama niyo na naman po ako dahil napaka-in-demand ng ating unang premiere na ipinalabas na Feelings. Bakit napaglalaroan ka ba? Now, dahil sa sobrang in-demand ko ng ating hashtag Feelings na yan, the second time around, isa ka ba sa pinaglaruan ang Feelings? Ano ba ang naramdaman ng mga taong pinaglaruan ang Feelings? Kaya guys, samahan niyo ako for the second time around. Maraming salamat po. Honestly, nakakatuwa ang feedback ng ating mga kasamahan na patuloy na sumusuporta po sa hashtag Feelings. Sobrang daming nakarelate. Ang iba tinamaan, ang iba nasaktan, ang iba nahirapan sa ating mga sinabi. Kaya samahan niyo na naman ako. Bigkasin ang salitang Feelings. Napaglaruan ka na ba? Isa ka ba sa pinaglaruan ng Feelings? Kaya naman, unahin na natin ang napakaganda na ito, na ang sabi nila, kahit na hindi mo balikan ang nakaraan, babalik at babalik ng kusayan hanggat hindi mo binibitawan ang iyong pakiramdam. Tama po yun guys, di ba? Kahit ano pa ang gawin natin, kung patuloy nating nararamdaman, patuloy nating naaalala yung tao na yon sa ating puso, lagi po natin niyang maalala. But one thing na dapat na unang-una nating gawin, kasi nasaktan na tayo eh, anong dapat nating gawin? We need to let go. Dapat palayain na natin, huwag mo nang always balikan kasi hindi ka makaka-let go. Maiiwan ka lang sa ere. Kaya naman, kung sakaling dumating yung araw na ma-inlove ka ulit, sana doon na sa taong hindi sasayangin ang iyong pagmamahal. Sana lang talaga kapag na-inlove ka, eto na yung tamang tao. Paano ba makikilala ang tamang tao? Actually guys, makakasama mo siya. And answered brain number one, sana hindi ikaw talaga yung tipo ng tao na mahilig pinaglalaruan ang Feelings. We will go for the next one. Ang sabi naman nila na talaga namang hitik na naman ang napakagandang sabi na ito. At sinabi ito ng lahat. Ang buhay ay parang gitara. Minsan nasa tono, minsan wala. Pero sa oras nang wala sa tono ang buhay mo, huwag mag-alinlangan. May piling gitarista dito para magtono sa iyo, di ba? Minsan out of line ang ating pakiramdam. Parang nalalayo tayo. Minsan nawawala sa ating sarili. Kasi nga, yung feelings masyado nating dinadamdam. Sana huwag nang paulit-ulit na pinaglalaruan ang aking puso. Sawa na ako sa patuloy na pakikipaglaro mo sa aking puso. Ako lang ang nasusugatan. Kaya nung araw din na yon, nilet go ko all the pain inside of my heart. Yan, we will go again. Talaga namang maraming salamat po. And sabi pa rin nila, yung feeling na nag-effort kang ligawan siya at tapos paasahin ka lang niya, yung pala may mahal siyang iba. Diba ang sakit, no? Binigay mo yung lahat. Sabi nga nila kapag nagmahal ka, lalo na kapag may minamahal ka, you are giving 100%. Na pinakikita mo sa kanya yung iyong pagmamahal. Kahit gaano kalayo, gaano kalapit. Sabi nga, lagi susungkitin mo yung mga bituin. Pero ang pinakamasakit, ikaw lang palang nagmamahal sa kanya. At siya pala ay may mahal ng iba. Pero guys, kung nangyari yan sa inyo, hindi sila yung tamang tao para sa inyo. May taong nakalaan at you deserve ng pagmamahal na yon na galing sa'yo. Maaring hindi talaga akma o hindi kayo jive nung tao na to. But one thing I knows, kung talagang para sa'yo, kahit di mo na nga ligawan eh. Yan guys, another one na naman na napakaganda
ang sabi nila. Takot kang umamin kasi takot kang mabigo. Kaya sa takot mo na yan, hanggang ngayon, kaibigan ka lang. Di ba ang sakit? Ang tagal mong nililigawan. Kasi minsan, to be honest guys, may friend zone na tinatawag. Yung friend zone, ibig sabihin hanggang kaibigan ka lang. Hindi po yan ang iiwasan. Na minsan, ang turing sa'yo, akala mo love ka na niya, but honestly, your only best friend. Kaibigan ka lang niya. Mahirap pong pagsamahin ang magkaibigan at yung pag-iibigan. Kasi, kung, eto po ang number one, kung bakit yan. Kung magkahiwalay kayo, pati yung friendship nyo na damay, yan po yung unang-una. Kaya kung kayo ay magkaibigan, dapat with all limits. Tanggalin ang pagiging magkaibigan. Kung gustong ligawan ang kaibigan, sabihin ang totoo. Kasi minsan, baka nami-Mr. Interpret ka lang sa sinasabi ng puso mo. Because you are been very close sa iyong kaibigan. And actually guys, kapag kaibigan ka, eto yung totoo, takot na takot kang sabihin yung nararamdaman mo sa kaibigan mo kasi takot kang masaktan. So pinababayaan mo na lang yung pain na nararamdaman mo. Pero kapag sumabog yan, eto na, doon na, eto yung pinakamasakit. Kasi at the end, baka hindi na intindihan ng kaibigan mo ang nararamdaman mo. Dapat iparamdam mo yung tunay kung kaibigan ka lang without any limits. Irespeto ang ating mga kaibigan. Kung sila'y kaibigan sa puso, yung feelings tanggalin mo para hindi ka makasakit ng damdamin. And we will go for the next one. Hindi ko man kailangan ng material na bagay mula sa'yo. Oras at effort mo lang, masaya na ako kasama ang feelings mo. Tama po yun guys. Actually, minsan, ang tao, they are looking sa mga material na bagay. Hindi nila napapansin yung effort ng taong nagmamahal sa kanila. Kasi nagiging bulag tayo. Bakit tayo nagiging bulag? Kasi material na bagay ang tinitingnan natin. Hindi natin tingnan yung effort ng tao na nagmamahal sa iyo na ipinapakita buong puso. Walang halong biro. Ang sabi nga niya, kapag hinamak ang puso mo, kahit siyan ka pa man, hahabulin ka ng puso kong ito. Kaya naman, ang sabi pa nila, mas pinili ko na ako na lang ang masaktan kaysa sa magkasama nga tayo. Pero siya naman ang hinahanap ng puso mo. Di ba ang sakit? Kasama mo siya, pero hindi mo siya makausap ng maayos. Kasi alam mo naman sa sarili mo na pinagsisiksikan mo lang ang sarili mo sa kanya. Di ba ang sakit naman nun? Kaya pag alam mo na hindi ka mahal ng taong minamahal, huwag na huwag mong ipagsisiksikan ang sarili mo. At the end, ikaw pa rin ang talunan. Kaya naman, pasok ulit! Next one! Ang sarap ng feelings kapag kinikilig. Naramdaman niyo ba yan? Di ba kapag kinikilig ka, ang saya-saya lang na kahit anong pinagdaraanan mo, kahit may bagyo, ang saya mo pa rin. Kasi yung kilig mo, kilig to the max na talagang 100% nararamdaman at nakikita sa iyong mukha. Kaya naman, go again for the next one. Ang sabi nila, hindi ang lahat ang nasa Pinas, maliit ka man, kasya ka man, ng ibang bansa ka man, mas malaki, ipapadala ko sa iyo, pero yung feelings ko, maiiwan sa iyo. Lahat ng ibang bansa, hindi po lahat nagiging successful. Ang relationship, iilan dyan yung totoong tao na pinakita ang kanilang tunay na pagmamahal sa kanilang mga taong minamahal. Kaya kapag nagmahal, guys, dapat ipadama, ipakita na totoo ang iyong nararamdaman at ang feelings kahit kailan hindi nababayaran. Ang feelings kapag iyong naramdaman, kahit sino pa yan, hahamakin pa yan. Eto pa, kahit gaano pa kalaki ang tampo o galit mo sa isang tao, kung hindi naman mahalaga sa kanya, sayang lang ang iyong emosyon. Yan guys, di ba sabi nila kahit gaano ka pagalit o tampo, wala ka naman eh. Hindi naman siya taong para sa iyo eh.
Baka ikaw lang ang nag-iisip na para sa'yo yung tao na yun. Ikaw lang yung umaasa. Mahirap masaktan, guys. Baka dalahin mo pa yan sa maging sa pagtulog mo, di ka maka-move on. Kasi ikaw lang pala yung nagmamahal sa kanya. Sayang lang yung emotion ng iyong pag-iyak. Sayang lang yung ginagawa mo kasi ikaw lang yung patuloy na nasasaktan. Sana lang talaga, yan yung tamang tao na para sa'yo. Baka iniyakan mo na maghapon, magdamag, ay hindi naman pala siya yung taong para sa'yo. So dapat kapag nagmahal, hindi ka nagmamakaawa. Yung tunay na pagmamahal, laging nandyan. Siya yung puso, ramdam na ramdam mo yan. And of course, next one, yung feeling na nag-move on ka, pero di naman naging kayo. Naranasan nyo ba yan, guys? Move on na daw ako, pero hindi naman tayo. Kailan ka naka-move on? Kasi inassume mo sa sarili mo na tayo na. Pero ang totoo, hindi naman tayo. Kaya wag na wag kang mag-a-assume ng isang bagay na hindi naman para sa'yo. Baka may ibang tao kang natatapakan or may ibang tao kang nasasaktan. Dahan-dahan sa iyong feelings. Baka marami ka nang nasasagasaan. Yan, and of course, ang sabi nila, madaming guwapo, madaming macho, madaming matalino. Pero ang importante yung sa puso niya, ikaw lang ang solo. O di ba, ang sarap pakinggan kapag nagmahal ka sa iyong taong minamahal. Kahit ano pang itsura ng iyong taong minamahal, kung ikaw ay nag-iisa lang sa kanyang puso at sa kanyang pakiramdam, ikaw yung taong nakalaan para sa kanya. Iyan ang tamang tao para sa iyo. For the last one, guys, samahan niyo pa rin ako at eto naman, sana makarelate kayo ng sobra sa ating ito. Madalas akong magselos, hindi dahil para awayin ka, kundi para mawala naman na akin ka na at ayoko na maagaw ka pa ng iba. Yung feelings na akala mo sa kanya na, hindi naman pala, nanghihiram lang pala ng jowa ng iba. Ang sakit, diba? Kaya guys, laging tatandaan, huwag assuming. Kapag may tao kang minamahal, dapat ipinapakita, ipinararamdam ng taong nagmamahal sa'yo ang pakiramdam na ang feelings ay hindi dapat laging pinaglalaruan. Kaya kung isa ka sa pinaglaruan ang feelings, eto ang dapat sa'yo. Move on, girl! Move on, boys! Move on na tayo. Tapos na tayong masaktan. Looking forward sa magagandang blessing na parating sa ating buhay. Kaya naman, ang feelings na ito ay talagang nagsasabi na kung talagang siya'y para sa'yo, ilaan mo ang 100% ng puso mo sa kanya. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. And thank you so much for the love sa aking bahay. Once again, ang inyong gwapong DJ. Sana hindi na paglaruan ang inyong feelings. Naasama niyo po muli ako. Maraming salamat po sa ating lahat. And God bless each and everyone.